Hello, I'm Patern Wes Makel. Welcome to Talk Thursday. In 2006, two students from the University of the Philippines went missing. 29-year-old Sherlyn Cadapan and 22-year-old Karen Empeño. The two were abducted from a farming community in Hagonoy, Bulacan. At least two witnesses testified that the girls were tortured upon the orders of retired Major General Jovito Palparan. Palparan, infamously tagged as the Butcher, was arrested in Manila on August 12, almost 3 years after an arrest warrant was issued against him. With us today is Linda Cadapan, Sherlyn's mother. She will talk to us about the long year search for justice and the arrest of the man linked to her daughter's disappearance. Good day, Mrs. Cadapan. Mrs. Cadapan, kamusta po kayo mula po nung naaresto si General Palparan? Medyo nakahinga ng kaunti, although nandyan pa rin yung galit at ngit-ngit na wala pa rin ang aming anak. Nung unang beses niyong nakita siya pagkatapos ng maraming taon, anong naramdaman ninyo? Nung doon sa court, nung una-una ko siya nakita, kung maari lang, lalapitan ko at buhatan ng kamay, pero I maintain na magiging behave sa loob ng korte. So, umuupo lang at tinititigan lang siya. Ngayon, ma'am, syempre umuusad pa yung kaso. Gaano kayo kakontento sa inuusad nito, ma'am? Itong kaso na ito actually, dumaan na ito sa Court of Appeals, Supreme Court, DOJ. So yung mga ebidensya namin actually, kasi yung mga ahensya na yun wala yung tawag doon, prosecution power. Ika nga, walang ngipin yung mga ano na yun, agency na yun. So dapat idulog namin into formal trial din sa Regional Trial Court ng Malolos. Ganun. So, yung mga ebidensya namin doon since our witnesses are around and do not give up because they believe na nagsasabi lang naman sila ng katotohanan. So, nothing to fear. Pero ito pong si General Palparan, sinasabi po niya yung mga ebidensya daw po laban sa kanya. Inimbento lang daw po ng kaliwa, ma'am. Sa kanyang opinion. Sa kanyang opinion, para ika nga, self-serving para sa kanya. Pero kami matibay na represented our witnesses and DOJ, Supreme Court, ay naniniwala. They believe that yung mga witnesses ay nagsasabi ng mga statements which are clear, credible, at very convincing. Gaano po, ma'am, kalaki yung posibilidad na magkaroon ng cover-up, mapagtakpan si General Palparan? Iyan ang minsan mabigat na iniisip ko na our struggle will be landing on nothing if ever yung government will have that cover up. So still, of course, we will insist on our rights. Naiisip niyo po yan? Hindi nawawala yan kasi ika nga yung kaso daw minsan at our judicial system is mananalo ka lamang kung you have the money. Dahil babayaran ang kaliwa, ang kalaban, or you have the influence. So wala kaming ganyan, parehong mga wala kami ng ganun. So we just hope na magkaroon lang ng tama at karapat-dapat na paghusga, makukuha namin ang katarungan. Ma'am, pwede niyo po bang ikwento sa amin kung kamusta po yung buhay ninyo mula po nung nawala po yung anak po ninyo? Mula nung nawala si Sherlyn, doon na ako na hirapan dahil yung aming kabuhayan ay totally bulabog. Mm-mm. Dahil wala na rin akong income because before I am
on the production of mushroom. Although it's a backyard livelihood, but it's earning much. And then yung husband ko rin before was working in Mindoro at that time, pero he was terminated. Na natatakot yung employer niya doon, baka madadamay sila at maharas yung kanilang kumpanya. So he was forced to go home in Laguna. Nawala po yung hanap buhay niyo, tama po ba? Yes, totally. Paano po yung kinabubuhay niyo na po ngayon, ma'am? Sa ngayon, mayroon pa namang nagtitiwala na iba na nakakapautang at ang iba ay talaga ay nagdo-donate na. So, I just live on that way. Sabi niyo kanina, minsan nahihiya kayo. Oo, minsan nakakahiya din kasi mayroong mga gustong mag-interview ng ganun. So, coming from Laguna, kasi minsan hindi naman schedule yun eh. Kararating ko ng Laguna. Ako sa gabi may magte-text, Nanay Linda, ay gusto raw kayo makausap ng ganun-ganun. So I have to travel again the following day. Re-request na ako sa kanila. Oy, paki-request naman sa kanila yung pamasahe ko. So I don't ask for more. I just go back and forth for my makaka-uwi. Okay lang sa akin. Pero bakit niyo po patuloy na ginagawa ito, nagpapa-interview sa media, may dinadaluhan kayong mga activities? Actually, ganito yan eh. It's not only for my Sherlyn. Sa nakikita ko, along the way na habang ako'y minsan nagtatambay sa karapatan office, maraming mga kaanak ng biktima. Iyakan, ganitong nangyayari sa anak, sa kanilang asawa, sa kanilang mga magulang. So, ang tinuturo lahat ay si dating General Jovito Palparan. So, iniisip ko, yung mga natatakot na mga nanay, mga kapatid na yun, may ebidensya sila, pero hindi pwedeng lumaban sa court kasi takot silang iharas. In fact, kahit yung ibang testigo namin eh, takot silang lumabas dahil na natatakot sila sa kanilang mga nararanas na harassment or physical na talagang nasasaktan sila sa loob ng detachment. So takot sila maglumabas. Pero sabi ko, kailangan talaga hahanapin dahil katungkulan ng isang ina para hanapin yung kanyang nawawalang anak. May mga nagtatanong din, ma'am, umaasa pa ba kayong magkikita pa uli kayo ni Sherlyn? Yung mga malimitin na tanong yun sa akin eh, pero yung ganun na talagang hindi ko binibigyan ng puwang na sasabihin na wala na siya. I still believe na isang araw makakasama muli namin yung aking anak. Since nang inalis nila na buhay, ang dapat hinihiling ko sa kanila, ibabalik din sa amin na buhay in good health. Anong naging epekto sa inyo nung paghuli ni General Palparan? Nung madaling araw, I think it's around 5:30 na yung manugang kong isain tumawag doon sa anak ko na nandoon din sa bahay namin din eh. Buksan niyo yung inyong television, nahuli na si Palparan. So, nung pagbukas namin, talagang, wow, confirm na, hagulhol talaga ako ng iyak. Iyak na talagang mixed emotion na natutuwa ako na yan ngayon, makakapaningil na kami ngayon sa mga kasalanan ni Palparan. Pero talagang halos hindi ako makakahinga, nanghingi ako ng tubig dahil iniisip ko, pero nasaan ang aming mga anak? Nasaan ang aming mga anak? Nandyan si Palparan na I know, still in complete denial siya. Kaya yung naibsan, pero it's just ikamasaya na one step ahead ang aming kaso ay nagkaroon ng kaunting progress. Ma'am, anong pinaka-namimiss nyo kay Sherlyn? Si Sherlyn ay isang batang
ma-concern talaga sa amin, sa kanyang parents, sa kanyang mga kapatid, ng ganun. Isa siyang athlete, naglalaro sa palarong pambansa, na ano siya eh, silver or gold medalist, ganun. Mm-hmm. So, ang kanyang CAS award ay kalimitan. Ano lang, babawas lang siya ng kaunti. Pero linilista pa. Binili ko ng ganun, and din. Ibibigay na yan sa amin. Talaga? And din, saka pa siya manghihingi. Ganun. Talaga? Ganun siya. Oo. Kinita niya kayo, sa inyo kukubrahin. Oo, ganun siya. Ganun. So, at saka, hindi siya pabaya sa mga kailangan namin, ganun. Mm-hmm. Malimit kasi siyang wala since nagpa-practice. Mm-hmm. Nag-national pool siya sa ano, yung football. Mm-hmm. Kaya used ako na wala siya sa bahay, nang ganun. Pero every time na mayroong occasion, birthday ng mga kapatid or amin ng ama niya, umuwi siya. Pasko, New Year, Halloween talaga. Day, ganun-ganun talaga. Ano po bang gusto niyang maging trabaho? Actually, 3 courses na lang siya para gumraduate sa sports science. Sports science? Sa UP Diliman, oo. Nanghihingi siya sa akin before na magko-continue into medicine. Wow, hindi natin kaya yan. That's impossible. So, sabi niya, ini-invite na siya ng mga ibang friends niya na mag-work sa kanila as PE teacher, ng gano'n. Oo, PE teacher. Oo, so, willing siya. Kaya lang, siyempre, ano pa siya ng 3 courses niya na dapat tatapusin, ng gano'n. Ngayon, ma'am, yung taong pinagbibintangan ninyo na nasa likod ng pagkawala niya, anong klaseng tao si General Palparan para sa inyo? Hindi ko man masyadong kilala ang personal ano niya, kung sino talaga siya, but all I know is yung mga karahasan na mga hinasik niya sa lugar kung saan siya na-assign, most especially nang dito na siya sa Bulacan. Ayong nasa Mindoro, may nagkwento pa sa akin ng isang nanay. Hinahanap yung anak niya, kinausap si Colonel Panoon Palparan. Oo daw tutulungan. Pero may nagturo na may nakakita. Ibinaon, inilibing ang kanyang anak. Buhay, nakatayo lamang. Mm-hmm. Yung ganun na napakasakit. So, iniisip ko eh, parang hindi pwedeng palalampasin yung mga ganitong tao na ganun ka. Ano. So, sa ngayon, sinasabi niya, I'm just doing my mission, ng ganun. So, napakasakit isipin na ika nga sasabihin sa kanya, tatalon ka dyan sa maraming buaya, tatalon din pala siya. May mga pumupuri po kay General Palparan. Sinasabi nila na dapat lang daw na mawala yung mga komunista. Tama lang daw yung ginawa ni General Palparan. Marami nagko-comment ng ganun sa, halimbawa sa website namin. Uh-uh. Anong masasabi niyo sa kanila? Yung nagsasabi na mas naganda, mabuti, mawala sila, mawala ng komunista. Iyan ay mga wala pang alam masyado ng malalim kung anong nangyayari sa ating bansa. Ano po ba yun? Kung baga, bakit ba mayroong tunggalian ng ganyan? Ika nga ay mayroong armed conflict among the Filipino, nang ganun. Bakit nga so, po ba? Actually, sa akin lang pagkakaintindi, yung democracy na sinasabi ng ating gobyerno ay hindi naman napapatupad ng husto. Kaya yan ang pinupulaan naman ng mga kaliwa na tinatawag nila. At ang malungkot lang kung magsasalita ka ng kuminto against sa gobyerno, they will consider you as NPA, as the enemy of the state, nang ganon. Mm-hmm. So, yan ang malungkot na, actually, ngayon ko lang din naintindihan yung mga issues na, ba't may ganyan? Bakit ganyan ating gobyerno? Oo, kasi di ba sabi nyo, dati ayaw nyong sumali sa mga rally, yes. Si Sherlyn. Ngayon po ba kung ibabalik natin yung panahon,
papayagan niyo pa rin ba siyang sumali doon sa mga rally na ganoon, sa mga ganung activity? Ay, kung maibalik lang si Sherlyn, masasabi ko, yan ang isang bagay na maiambag sa lipunan dahil maraming mga tiwali na ginagawa ng ating pamahalaan na susulat ka lang, walang mangyayari. Mm-hmm. Kaya pala sabi ko, kaya pala maraming mga militante na sa gitna ng kalsada nagsisigaw dahil ang gusto nila maririnig sila. At ang mga actions na ginagawa ay nakikita ko may mga resulta na. So kahit yun ang dahilan ng pagkawala niya, okay lang sa inyong ipagpatuloy pa niya yun? Okay lang, dahil yan ay yung pag-aambag sa lipunan. Okay lang yan. As long as hindi naman siya sinasabi nila, yun daw ay maraming pinatay. I don't think so, yung anak ko ay may capacity na gagawa ng ganun. Katulad ng komento ng asawa ni retired Palparan kagabi, na interview siya kagabi. Mm-hmm. Yung ang quote niya na, sabi nga daw ng mga sundalo, may nahuli nga raw doon sa mm-hmm. Bulacan. And that is a single event, single incident na nangyari doon. Kaya lang, ang sabi niya, hindi sila Sherlyn at Karen yun, Tanya at Shira. Matagal na china-challenge namin sila. Kung sino man yun, ilitaw ninyo, ilabas ninyo, or kahit picture, ipapakita niyo sa amin so that we can identify. Kasi doon sa lugar na yun, wala namang nangyari kundi yun lang eh, sila lang ang nadukot doon. Mm-hmm. So, yun nga daw kasi maraming pinatay. So, dali nila sa korte. Yan naman ang sina-challenge ko sa kanila. Eh, bakit dali nila sa korte. At kung ano bang mga ebidensya, makakatulong pa ako kung may kasalanan talagang anak ko. Bakit po hindi nagagawa yun? Yan ang hindi ko matagal ko nang hinihiling sa kanila. Pero siguro, maaiwan lang. Baka isang araw na talagang dinadasal ko na gagawin nila ng ililitaw nila yun. Dalhin nila sa korte yung sinasabi nilang Tanya at Shira. Mm-hmm. So yung Tanya at Shira na yun, yun ang nabibigay ng pag-asa sa inyo ngayon? Yes, oo. Kasi wala namang nangyari doon eh, kung di except that single incident. At yan lang din ang problema. Dadala naman silang ibang mukha, ibang tao, nang ganun. But we have also the eyewitness in that incident mm-hmm. na makakapagsabi, hindi yan ang mga dinukot din sa amin. Mm-hmm. Ma'am, ano pong mensahe niyo kay General Palparan? Para kay General Palparan, sana may chance siyang marinig yung aking panawagan sa kanya. Alam ko, sinasabi niya na gumagawa ka lang ng iyong misyon. Ngunit alam mo naman, maraming nasasaktan na mga nanay, mga magulang, mga kapatid, at ang mga anak na mga nawawalaan ng magulang. Sana naman tinitingnan mo rin yung ganong magiging kahinatnan ng buhay nila. At saka sana huwag ka na magpatuloy pa sa pagsinungaling na incomplete denials na hindi mo kilala sila, Sherlyn at Karen. Alam na alam namin may alam ka. Sana magsabi ka na ng totoo at tayo ay malapit ng mag-say goodbye sa mundo. Sana maisip mo na mayroon pang isang maghuhusga sa atin, hindi lamang din sa batas, at mayroon pang isang maghuhusga sa atin. Sana maisip ninyo yun at mailitaw na agad yung dalawang bat. Sabi niyo kanina, ma'am, sana nakikita ni General Palparan yung kinahihinat na ng mga pamilya, ng mga nawawalang mga aktivista katulad po ninyo. Ngayon, ano po ba yung kinahinat na ninyo na dapat malaman ni General Palparan? Kami actually, nabulabog yung aming hanap buhay at
yung aming, ako mismo yung kalusugan ko, apektado. Pero ganun, patuloy pa rin ako na imbis na yung panahon ko, ako'y mag-alaga lamang ng aking apo, magtuturo habang nasa school pagdating. Pero hindi ko nagawa yon dahil kailangan ko sumali sa mga mob dahil iyan ang isang paraan ko sa paghahanap at paghahanap ng katarungan at paghahanap ng aking anak. Tingin niyo po ba na intindihan ni General Valparañan? Kung siya ay talaga'y pusong demonyo, wari ko hindi niya maintindihan yan. Pero pipilitin ko sa kanya na sana kung nakikinig ka, talikuran mo na yung pusong demonyo dahil wala ka rin mararating. At matutuwa ang mga kaanak ng biktima na ikaw ay mabubulok sa kulungan. Kung ako lang, hindi ko rin gusto yan na mangyari sa siyempre, katulad ng asawa mo, hindi rin yan gusto nandiyan ka sa loob ng kulungan. Ngunit habang hindi ka nang hihingi ng tawad sa mga nabiktima mo, matutuwa sila na nandiyan ka sa loob ng pitan. Umaasa ba kayong magbabagong buhay, yung tinatawag niyong pusong demonyo? Ay, yan ay siyempre, siya lang ang makakasagot na yan. Kung patuloy siya talagang gusto niya ay sumibol na yung sungay sa kanya, ay tumubo na yung buntot niya, ay siguro siya na lang ang makakasagot na yan. Ma'am, yung mga Pilipino din, siyempre, nag-aantabay din sa kaso ninyo. Ano po yung mga dapat nilang maintindihan, malaman mula sa inyo? Kung ito ay patuloy at ako'y naghihirap kami ni Nanay Kuni Empinyo sa paghahanap ng katarungan, ito po ay hindi lamang para kay Sherlyn Kadapan, kay Karen Empinyo, kay Manuel Merino na isinunog doon sa habang sila nasa detensyon. Ito ay para sa lahat na mga tao na tayo ay gumagawa lang naman ng ang anuman ang karapat-dapat sa ating pamumuhay. Kumbaga, alamin lamang natin ang ating karapatan, especially karapatan pantao. Yun ang mga ginagawa ni Hubito Palparan ay iyan po ay hindi ayon sa batas. Hindi ayon sa batas ng ating sa tao at kahit po sa batas sa itaas ay hindi po ayon yan. Bakit po ang ordinaryong Pilipino kailangang makialam dito sa kaso ninyo? Kasi po itong kasong ito ay in one way makabigay ng makapagpalaya po sa ating bansa. Ito yung mga sigalot kasi ang sabi ng gobyerno, ito yung mga kaliwa ay mga salot sa lipunan. Pero hindi nila nakikita na itong mga kaliwa na ito is just doing their part to check, it's just a matter of check and balance sa ating lipunan. Kung ikaw ay pinupuna ng ibang tao, huwag mong sabihin na kalaban mo yun. Correct yourself kung ano man ang magagawa na itatama mo ng ganun. Hindi yung porque ikaw ay presidente, ang sasabihin mo ay tama ka. Hindi rin para sa akin ay tama ang ganun. Tama po ba yung pagkakaintindi ko sa inyo na mahalaga rin ang kaliwa? Yes. Kasi sila yung mga grupo na makakapagpuna sa mga ginagawa ng gobyerno na hindi dapat gawin. It's against our constitution. Doon lang naman tayo dapat eh. Titingnan natin yung ating constitution kung ayon ba yan. Katulad ng pagdudukot. Yan we charge him for kidnapping and illegal detention. Walang batas tayo sa Pilipinas makapagsabi na tama yung ginawa na retired Palparan para alisin sa amin ang aming mga anak incommunicado for now more than 8 years.
Ma'am, may nagpapatanong po sa social media. Galing po kay John Raymond Camacho Rodejo. Ano raw po yung palagay ninyo kay Joma Season? Wala po akong any idea sa kanya. All I know is he is from a professor of BOP. And ika nga, parang siya yung sinasabi nila ng father of yung parang nagiging mayroong kaliwa sa atin, the NDF. Oo. Parang ganun. National NDF, National Democratic Front of the Philippines, nang ganun. So kaya nga actually kami, ako isa sa mga kapayapaan convener na to call for the government to the not only the government, the NDF and the government na to return to the table for a peace to resume peace sa ating bansa. Kasi ang nakakaawa yung mga civilian, yung mga tao na especially na kulang sa pag-iintindi. Hindi nila naintindihan bakit may awayan sa ating bansa. Although kahit ako rin, not totally na alam ko yun na bakit may ganyan. Mm-hmm. May kaunti akong naiintindihan, pero ang nagsasuffer ang taong bayan sa mga tunggalian ng gobyerno at saka yun yung NDF. Mm-hmm. So sana maano na natin na mag-resume sila ng pistok nila para magkaroon naman tayong kalayaan ng Pilipinas. Mm-hmm. Paano po kayo matutulungan ng ordinaryong Pilipino? Yung ordinaryong tao makakatulong sa amin. Sa tingin ko, makikita lang nila yung ginagawa ko and they appreciate yung bakit ako ay walang takot na kasi ika nga sabi nila paglalabanan mo si Palparan nakakatakot yung pamilya mo at sarili ko sa akin as long as nagsasabi ako ng totoo kaya yung mga malilit na tao na yan lagi silang they are somehow sympathizing me is more than enough for me. Sa gobyerno, paano po kayo matutulungan ng pamahalaan? Sa gobyerno, nakakalungkot. Simula pa lang, sumulat na kami kay GMA asking for assistance. Mm-hmm. Sumulat kami sa iba-ibang ahensya ng gobyerno. Sa ISAP, sa National Defense, sa kapulisan, ng ganon, to help. Pero wala lang naman akong nakitang parang willing to help ng ganun. Para bang sinasabi nila ikaw ang may kasalanan? Para bang ganun ang pagkakaintindi ko na kasi wala naman silang any reaction for those letters ng ganun. Mm-hmm. Kaya iniisip ko ang gusto ba nilang sasabihin may kasalanan ako sa kanila. So, I have to insist na to do kung ano man ang kaya kong magagawa. Mabuti na lang, kinalinga kami ng karapatan saka yung NUPL, the National Union of Lawyer, People's Lawyer. So sila ngayon ang humahawak ng aming kaso. Pero ngayon, nasa ang prosecutor na ngayon ang naghahawak kasi that is Jovito Palparan and co-accused versus people of the Philippines. Ma'am, bang huling tanong ko na lang po, ano po yung nagbibigay sa inyo ng pag-asa ngayon? Kung yung pag-asa na kung mababalik yung aming anak at pag-asa na may makakamit namin ang katarungan, ito ay dinadaan ko sa dasal. Pangalawa, siyempre, ang dasal natin ay kailangan may aksyon. Kaya, nadasal man natin na sana umusad at matapos na itong kaso na ito. Pero, lagyan natin namin ng aksyon na
pag tinawag ang may hearing or tinawag ng kailangan mag-present ng witness, kailangan gagawin namin yun. Maraming salamat po, Mrs. Sana po maging maganda yung usad ng kaso ng sa tungkol sa anak po ninyo. Sana po. We've been talking to Linda Kadapan, mother of missing UP student Sherlyn Kadapan, on the long years of waiting for justice and the arrest of Jovito Palparan. I'm Paterno Esmaquel. Thank you for joining us.